So, kumusta po tayong lahat mga kabiyaheros? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa understanding analytics. Ano ba yung performance ng bawat channels natin o bawat content na ina-upload natin sa ating channels? So, bawat galaw ng mga videos na ina-upload po natin doon ay makikita po natin sa analytics. Papasok lang po tayo sa YouTube beta, tapos nandun na po lahat. So, bilang isang content creator, meron tayong tinitingnan na mga priorities. Ano po? Yung una kasi, yung mga ibang content creators ng YouTube ay tinitingnan muna nila kung magko-concentrate ba sila sa subscribers. Kaya yung mga iba, nag-a-attend sila ng mga live streaming para magkaroon sila para mapalawak nila yung network nila doon. So, nakikipagkaibigan sila doon. So, isa po yun, yung sa kanilang technique. Pangalawang technique po nila ay yun po yung live streaming. Kasi hahabulin po nila ngayon yung watch hours nila. Kasi minsan, yung mga iba, kahit hindi pa naka-1,000, naghahabol na rin sila ng watch hours para pinaghahandaan na rin nila yun. So, yun yung priority nila. Pangatlo naman, ang nakikita ko, yung content. You know, just create more content, tapos i-upload natin sa ating channel, tapos titingnan natin kung ano yung magiging behavior nito or magiging galaw ng bawat content na inilalagay ng ating channels. So, doon sa tatlo na yon, actually, trinay ko siya doon sa una kong channel. So, nag-attend din po ako ng live streaming, tapos nakikipagkaibigan din po tayo doon. Dumadami din naman po yung subscribers natin doon. Yun po. Tapos, yung pangatlo, continuous pa rin naman yung pag-upload natin ng content. Pero nagkaroon ako ng time ngayon na gusto kong mag-create ng isa pang channel para kung saan ilagay ko doon yung isang niche natin. Yun po na yung OFW Life Inspiring Stories. Ano po? Pero 2 weeks pa lamang po kasi yun at nakita ko yung diferensya nung dalawa. Kaya ngayon titingnan po natin yung nangyari po doon. Ngayon, silipin na po natin ngayon yung analytics kasi yun po yung magiging communicator. Siya po yung magbibigay ng mensahe para sa ating mga creators kung ano yung lagay ng ating mga channels at kung ano yung lagay ng ating mga contents na inilalagay natin sa mga channels na ito. So, base doon sa resulta ng movement o behavior ng mga channels natin, magbibigay yun ng decision making para sa atin kung ano yung i-concentrate natin na niche or kung ano yung gagawin natin ng mga techniques, kung ano yung mga tricks na po pwede natin gawin. Kasi parang meron din akong ginawa doon nakita natin na parang nagiging effective naman siya. Itatakal natin yung mga ibang topics na yan sa susunod nating mga contents para mahimay-himay po natin ng maayos, para maintindihan po natin kung ano yung mga galaw ng ating mga contents. Let's try to analyze the numbers and figures doon sa ating analytics. Ano? Sabi nga nila, numbers don't lie. Pero, yung mga figures na ito, it doesn't mean to say that they are conclusive, but they are indicative in nature. They are just indicators kung ano yung mga pwede natin gagawin, kung ano yung mga nagiging mensahe ng ating analytics na yan, kung ano yung movement ng mga videos na meron tayo sa loob ng ating channel. So, we have 2 channel comparison. Channel 1, ito po yung travel vlogs natin. Lahat po, nilalagay po natin doon kung saan yung pinupuntahan natin, kung saan yung mga pinapasyalan natin. So, nandun po yung mga travel vlogs. So, yung pangalawang channel naman po natin, it is concentrated more on the OFW life struggles, their inspiring stories. Titingnan natin kung ano yung nagiging buhay ng mga OFWs na nakakapagbigay inspirasyon para sa atin. So, yun po yung dalawang klase ng channel na kailangan po nating tingnan, tapos i-analyze natin po yung bawat movement ng channels na ito. So, meron po tayong dalawang channel. So, channel number 1, meron po tayong 493 subscribers with 77 estimated views sa loob ng 48 hours. Doon naman sa channel number 2, we have 31 subscribers with 350 estimated views sa loob ng 48 hours.
So ano kayang dahilan kung bakit yung mas maraming subscribers, mas kokonti yung nanonood, kesa naman yung mas kokonti yung subscribers pero mas marami naman nanonood? So in terms of videos naman, tingnan natin yung channel number 1, 21 yung videos natin doon. Yung channel number 2 naman, 3 yung videos natin doon. So silipin po natin ngayon yung channel number 2 natin na 2 weeks pa lamang po ito. Nag-upload po tayo ng video noong October 19, 2019. At titingnan po natin ngayon yung kanyang performance. Ano po? So wala pong oras na pumapalya sa kanya, at kung nakikita po natin na nagbi-blink po yung pinakahuli na yon. Sa oras po na ito, meron pong nanonood sa ating video na ito. So titingnan po natin, wala pong palya yan. Pinakamababa siguro dito is around 2 views per hour. So, tingnan natin kung anong oras ngayon. Ang oras ngayon ay 7:24 AM, November 3, 2019. Bisitahin po natin ulit yung channel natin doon sa loob ng analytics sa loob ng ilang minuto. So, pagtitingnan nyo po, October 19 po yung first video na in-upload natin. After 1 week po, yun na po, tumaas na po siya. Gradually, siya na pong tumaas. Doon sa pinakadulo, ayun po, nag-blink. Meron pong 9 viewers na kaagad. So, kanina yata is 6 viewers. Ayan po. So, ayan. Ayan. Tumataas po yung ating mga views. Punta tayo sa more para mas makita po natin yung kabuuan. Ano? Para mas malaki yung ating ano. So, dito, tingnan nyo po, 9 viewers ang pumapasok sa loob ng isang oras. Doon sa range ng isang oras na yon. So, ang pinakamataas yata dito is 18 views sa loob ng isang oras. Po, ayan po, bawat oras po, wala po siyang palya. So, meron po talagang nanonood. So, time check, 9:56 AM. Tingnan po natin ulit yung pagbabago doon sa loob ng mga ilang oras. So, ayan, may pumapalo pa rin or nagbi-blink pa rin yung pinakadulo doon. So, halos pumapantay. Ito naman, ito yung dati nating channel, yung old channel natin, na meron siyang blanco-blanco. Pero pag nakikita natin sa pinakadulo nun, parang biglang tumaas kasi meron po tayong ginawa. Yun yung topics natin sa susunod. So, time check, 11:51 AM. Titignan na naman natin ulit kung anong nangyayari sa loob ng analytics natin. Kung titingnan po natin, patuloy pa rin siyang gumagalaw. So, ibig sabihin, meron talagang na nanonood sa ating content. Ayan po, no? So, 11:51 na po. So, silipin natin within the range of 48 hours. Bale, ito po yung kanyang nagiging performance. Pag nakikita nyo po, ayun, gumagalaw at gumagalaw pa rin po siya. So, bawat oras, meron at meron talagang nanonood sa kanya. So, ayan po yung mga numero. So, bawat oras po yan. Ayan po. So, ayan. Ito yung pinakamataas ngayon, 15 views. So, ayun, gumagalaw pa rin po siya. So, ayan po. So, time check, 2:53 PM. Tignan naman po natin yung lumang channel natin o yung old channel natin. Ano po? Tignan nyo po, yung pinakadulo yun, bigla po siyang tumaas kasi meron po tayong ginawa doon sa loob po ng ating mga videos. Tatlo po, nagkaroon po tayo ng parang chance na meron tayong gagawin buton sa loob. Kung ano man yan, tatalakayin natin yan sa mga susunod nating mga content. So yun na yung dalawang channel natin na kinumpare natin yung performance ng bawat isa. So pag nakita po natin yung bawat galaw ng bawat contents na inilagay natin doon sa loob ng channels natin, yung isa, continuous na gumagalaw. So, meron tayong ginawa doon. Yung isa naman, hindi siya gumagalaw kahit na mas marami yung mga videos na inilagay natin doon. Pero, ginawa rin natin yung ginawa natin doon sa bago ngayon. Nakita nyo naman na biglang tumaas. So, yun yung magiging topic natin sa mga susunod nating mga contents. Kaya guys, don't forget to subscribe to this channel kasi lahat ng mga tips na nakikita natin at pinapag-aralan natin ng bawat galaw nito ay ipapakita namin sa inyo. So, maraming salamat po sa panonood at may God bless you all.